Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayun, may naalala po akong palabas na pelikula noon. Huwag nyo na pong tanungin kung anong taon para hindi masyadong halata. Ang title po niya, Kremlins. Kremlins. Ang Kremlins po kasi, kapag nababasa ng tubig, dumarami sila. Ayan, tuwang-tuwa sila sa tubig. Katulad po ngayon, tuwang-tuwa po tayo at dumarami pag dumarating po yung ulan. Ayan po. Batiin po ninyo yung katabi ninyo. Congratulations. Ayan. Hindi po nagpatalo sa ulan. Ayan. At muli po, magandang umaga sa lahat po ng nanonood online. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Ayan, hinihiling ko po ang lahat na tumayo. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 26 verse 22. At kung natagpuan ninyo, sabay-sabay pa tayo magbasa. Genesis chapter 26 verse 22, sabi niya, lumayo sila roon at humukay ng isang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na to. Katulad, Panginoon, ng pelikula sa Kremlin, Panginoon, na binigyan mo po kami ng puso na sa kabila ng ulan, tuwang-tuwa pa rin po kami, Panginoon, sapagkat kami binigyan mo ng puso na dumalo sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang dulot mo at sa buhay na patuloy mong ipinapahiram. Kalakip nito, O Diyos, bago kami lumapit sa iyo, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. Anumang karumihan na nakikita mo sa amin, Panginoon, buong mapagpakumbaba namin pong itong inilalapit sa iyo. Patawad po, aming Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na muli mo po kaming katagpuin sa serbisyong ito. At ikaw po, Panginoon, ang aming maramdaman, ang presensya mo at ang pagsama mo sa amin, Panginoon. Gayun din, O God, dalangin namin na lahat ng gagamitin mo, Panginoon, simula rito sa itaas ng pulpito hanggang sa ibaba, O God, ay dalangin po namin patuloy yung pakabasbasan na bigyan ng anointing na karapat dapat upang magampanan ng bawat isa ang mga tungkuling ipinagkaloob mo. Gayun din, Panginoon, sa iyong salita, dalangin po namin, Panginoon, na ito'y pakanam namin, O Diyos, at bigyan mo po kami ng pusong bukas at isip, Panginoon, nang sa gayon, O God, ang iyong salita ay patuloy naming ma-experience, patuloy naming maranasan, at ito'y mabaon namin hanggang sa aming pag-uwi. Gayun din, Panginoon, ang gagamitin mo, pagpalain mo po siya, O God. Gamitin mo po siya, Panginoon, mightily, at ang salita mo, Panginoon, ang siya mamutawi sa kanyang bibig. Salamat po, O God. Uli po, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo walang humpay na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Praise God, isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sige po, pwede po tayong umupo. Hallelujah. And good morning din po sa ating mga kapatiran na nanonood online. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sino po ang masaya this morning? Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, ako po ay natutuwa dahil kayo po ay nakita ko sa umagang ito. Bagamat ang panahon po ay malamig po sa labas at malamig mas lalo sa loob ng ating simbahan, amen. Pero salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo ngayong araw na ito, amen. Sabi po nila, ang panahon daw po na ito
ay panahon na masarap kumain. Hindi lang po masarap kumain, kundi masarap matulog. Amen? At ang sabi po nila pangatlo, ito po yung panahon na masarap mag-emote. Amen? Salamat sa Panginoon dahil hindi po tayo kumakain ngayon, hindi po tayo natutulog ngayon, at higit sa lahat, hindi tayo nag-emote. Tayo po ay nandito sa tahanan ng Panginoon, magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Amen? Dahil alam ko po lahat po tayo ay mayroong baong pasasalamat sa ating Panginoon sa umaga ito. Amen. Tayo pong lahat tumayo at palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Taas natin ang pangalan ng ating Panginoon sa ating Panginoon. Let us lift it up this morning. Let us exalt His holy name in this place. Hayaan natin ang pangalan ng thank you.
presence, God. Hayaan mo, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng kalakasan. Magbigay, Panginoon, ng kapayapaan sa amin, O God. Hayaan mo, Panginoon, ng presensya mong magbigay, Panginoon, ng pag-asa sa amin, Panginoon. So, umaga dito. O God, we want more of your glory. We want more of your power. More of your presence, O God, today. O Jesus, you are the only reason why we are here, O God. Hallelujah.
Thank you.
Ayan, isang matagumpay na umaga sa inyong lahat. Ayan, muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, nakita ko po yung grabe yung presensya ng Panginoon sa umagang ito. Grabe yung 6 months na pinagdaanan natin, alam ko po na hindi po siya madali. Amen po ba? Pero alam ko po sa 6 months na yon, alam ko na napagtagumpayan po natin yon. Amen! Dahil kasama po natin siya. And napakabilis po ng panahon. Hindi nyo ba napapansin? Napakabilis. Minsan kapag may problema tayo, medyo bumabagal. Pero pag masaya tayo, parang ang bilis-bilis naman. Pero alam nyo po, mamaya hindi nyo po namamalayan, kakain na po tayo ng salad. Kasi mag-December na ulit, tapos magja-January. Ayan. So, alam niyo po ba na may kanya-kanya man po tayong pinagdadaanan sa buhay natin. May different season man po tayo. Rest assured na ang Lord, hindi niya tayo pababayaan. Kapag pagbinigyan niya po tayo ng pangako, hindi po yun mapapako. Dahil alam po natin na siya lang po ang nangangako na hindi mapapako. Amen. Kaya sabihin mo diyan sa katabi mo, kaya mo 'yan. Dahil kasama mo si Lord. And yun nga po na sa bawat season ng ating buhay, minsan po nasa kalagitnaan na po tayo ng waiting season natin, or yung iba naman po nasa dulo na po sila, malapit na po nilang makamtan yung mga ipinapanalangin nila, and yung iba naman po is nakakamtam na po nila. Pero at the end of the day, we are victorious. Kasi sabi nga po, di ba, dun sa kanta, breakthrough is coming. Amen! I-declare po natin, breakthrough is coming! Ayan. So ngayon po, dahil sabi nga po, di ba, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And sabi po sa 1 Corinthians 2 verse 9, no eye has seen, no ears has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kaya yung faith po natin, let faith arise po. And yun po, dahil po dyan, meron pa rin po tayong mga bisita this morning. And para po sa mga bisita po natin, kapag natawag po ang inyong pangalan, maaari po kayong tumayo upang ma-recognize po namin kayo. First timer, Biagtan Gabriela. Cervantes Junior. And second timer, Barongan Roby. And Denise De Leon. Ayan po, alam niyo po, hindi po aksidente na nandito po kayo this morning. Kasi sabi nga, di ba, walang aksidente sa Lord. Lahat may purpose. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose. Kaya we hope and pray na hindi lamang ito yung una at huli, pero ito yung simula na mas makilala nyo pa ang Panginoon. Kaya naman po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang batiin po ang bawat isa. I'm blessed and I know that I am, for I promise me to have a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, Jesus gives the control of my life. I'm blessed and I know that I am, for He promised me to have a new life. I'm blessed cause He walks with me and He leads me wherever
go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I'm less, I'm less, I'm less. I'm less, and I know that I am. Since Jesus took control of my life, I'm blessed, and I know that I am. For He promised me to have a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Nasa iba-ibang season po tayo ng buhay natin. And isa sa way para mas maintindihan or mas malaman natin kung ano yung plano ng Lord is to attend our service, to attend our activities in our church. Kaya naman po, every Monday po, nagkakaroon po tayo ng prayer room sa ating via Zoom po, 8 p.m. And meron din po para sa kabataan, meron din po tayong prayer room for heirs po. And inaanyayahan ko din po yung mga kabataan na nandito na maki-join po kayo. 7 p.m. po ito nagsisimula. And every Tuesday po, nagkakaroon pa rin po tayo ng prayer and equipping. And yun po, mas madami pa po tayong matututunan dito, mas ma-equip po yung spiritual life natin, and we maipag-pray po natin yung bawat isa. And every Tuesday po ito, 5:30 p.m. dito po sa ating church. And every Wednesday and Thursday po, nagkakaroon po ng care group. And sino po yung mga walang care group pa dito? Mas maganda po na mag-join po tayo sa care group natin and umattend po tayo kasi iba-iba din yung, mas maganda din yung nakikipag-usap tayo sa kapatiran natin kasi nai-inspire tayo sa isa't isa, mas may natututunan din po tayo sa bawat isa. And every Friday po, ayan, patuloy pa rin po ang Heirs Night. Sino po yung mga kabataan dito? Kahit young at heart. Young, feeling nila, ay, bata pa pala ako, bata pa ako, ganun. Parang wala. So, yun po yung mga kabataan po na nandito. Inaanyayahan ko po kayo na mag-attend po ulit sa ating Heirs Fellowship dahil madami pong ginagawa ang Lord. Madami po yung alam nyo yung dating parang hanggang doon na lang. Pero may ginagawa ang Panginoon. Amen. Na hindi natin na-expect pero nangyayari. Kaya sa mga kabataan na nandito, alam ko po na kakatapos lang po ng mga graduation, nakita ko po sa Facebook, kaya kita-kits po tayo on Friday, 6 p.m. And every Saturday po, meron din pong morning watch na nagaganap po every 6 a.m. via Zoom. And also, every Sunday po, ayan, meron pa rin po tayong 3 services. 6 a.m., 8:30, 11 a.m. And para po sa mga hindi available, ayan po, para din po sa mga nanunood ngayon sa ating Facebook Live, 8:30 p.m. So, ihanda nyo po yung mga puso nyo and yung mga mata nyo, yung ears, dahil may mas maganda pa pong mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Yun lamang po, and God bless us all po. Good morning po sa ating lahat. Hindi po ako yung magpre-pray. So this morning po, katulad nga po sa sabi po sa verse na Psalm 79 verse 13. So we, your people, will show forth your praise to all generations. And kung nakikita nyo po sa amin dito, we're from different generations. Ako po yung youngest at hulaan nyo na lang po kung sino yung oldest. Joke lang. And this morning po, alam ko po,
it's a great day to really bless the Lord. Amen. Sabi nga po ni Pastora Mars last December 12, 2021, while I was browsing my notebook, Jesus is a precious name. Anything broken can be restored. At the name of Jesus, even the dead can be resurrected. And Jesus is a powerful name. Amen. Because miracles are done in His name. There is no darkness, no strongholds, no fear, no anxiety, and no depression that can overcome the mighty name of Jesus. And today, we want to speak the name of Jesus, declaring peace, declaring favor, declaring hope, declaring healing, and declaring freedom to everyone in this place. So if you know this song, I Speak Jesus, worship with us today. Addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. For my family, I speak the holy name, Jesus. Now Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for Jesus in the streets, Jesus in the streets.
God be the glory po. Praise God, talagang there is power in the name of Jesus. Amen. And in Jesus, there is life. Hallelujah. There is power and everything po nasa ating pong Panginoon. Hallelujah. Talaga pong, ang sarap, habang nag-special number po sila, hindi po namin mapigilan dun sa harapan na talagang, isa puso po yung inawit po nila kasi po talagang ang ganda po talaga. Amen? Hallelujah. At sana po nag-minister po sa bawat isa sa atin kung ano po yung mensahe ng kanta. Hallelujah. Na, sino po ang mag-birthday today o sa mga susunod po na araw? Meron po bang mag-birthday? O ayaw nyo, nahihiya kayo. sige po, kung meron pong magbabirthday, panta lang po sa harap. Kung wala man pong may magbabirthday, wedding anniversary po. Ay, praise God. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. The Lord is good. Ano pa po? Wala na po? Wala na pong hahabol. Hallelujah. Sige po, hiniling ko nga po na tayo po'y tumayo sa oras na ito at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. God is good. Hallelujah. You're so great, O God. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, sa oras pong ito, punong-puno po ang puso namin ng pasasalamat. Punong-puno kami ng pagpupuri dahil alam po namin kahit minsan hindi ka nagkulang. Kahit minsan, Panginoon, hindi namin naranasan na kami ay iniwan mo, na kami ay pinabayaan mo. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras pong ito dahil nadadama po namin, Panginoon, hindi ka po nagkukulang sa lahat ng bagay, lagi kang nandyan para sa bawat isa sa amin. Parang, Lord, today, alam mo po yung puso ng bawat isa. At sa oras pong ito, Panginoon, I'm praying, O God, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mo po, Lord, abutin ang panalangin ng bawat isa sa amin. Alam ko po, Lord, ng bawat isa na narito sa umagang ito, may kanya-kanya pong panalangin at may kanya-kanya pong hinihiling. Para God, right now, I pray, abutin mo po ang panalangin. I-honor mo po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. I-honor mo po, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa sa umagang ito. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang umabot sa lahat ng mga bagay na kailangan ng iyong mga anak. At patuloy, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord, today. Bagamat, Lord, wala po kami mga may birthday right at this moment, pero meron po kami, Panginoon, na magsi-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Para God, Lord, this morning, I pray for Brother Apollo and Sister Miriam. Para God, Lord, it's their wedding anniversary. And I pray, Para God, Lord, continue to bless them, O God. Continue, Para God, Lord, na gumawa ka na magagandang bagay sa buhay nila. Na anuman, Panginoon, ang pinasimulan mo sa kanila, patuloy at patuloy mo pa pong gagawin, Panginoon. At naniniwala kami na ikaw ang magtatapos ng lahat ng ito, O Diyos. God, continue to bless their marriage, Parga Lord. Patuloy mo pang pagpalain ng napakarami pang taon at patuloy na makita na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran nila, ikaw ang Diyos na humahawak sa kanila, ikaw ang Diyos na laging may gagawing bago sa buhay po nila.
Ama, bless them today at patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, O God, na hawakan mo sila, Panginoon, gumawa ka ng kamanghamanghang bagay sa kanilang buhay. Ama, maraming salamat po. Salamat po, Lord, dahil naniniwala kami na not anuman po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, kinatagpo mo na, Panginoon. Hallelujah. And today, Parga Lord, sa aming pangalawang serbisyo, God, I'm praying, Parga Lord, na patuloy kang manguna. Patuloy, Lord, ang kalooban mo ang siyang patuloy na makita po ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang iyong mensahe. Gamitin mo ito, Panginoon, na bumuhay po ng pananampalataya, ng pag-asa, ng bawat isa sa amin. Maging challenge, Parga Lord, sa bawat isa sa amin. Kung may mga bagay man kaming hindi nagagawa, help us, Lord, to do it, Parga Lord. Help us, Parga Lord, to obey you. Help us, Parga Lord, to counterfeit, Parga Lord, yung mga nanggawa ng kaaway sa aming buhay by listening to your words, O God, and by hearing and by obeying your words. Hallelujah. God, sa oras pong ito, inaangkin po namin na magiging matagumpay ang umagang ito. Inaangkin po namin, Panginoon, na patuloy kang gagawa sa aming kalagitnaan. And even me, Lord, speaker today, gamitin mo po ako para sa iyong karangalan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen, and amen, and amen. Pwede pong pakipataya. Thank you. Hallelujah. Medyo na ano po kasi yung mata ko, kaya hindi po ako pwede sa masyadong maliwanag. Praise God po na talagang God is good. Amen. Batiin mo nga yung katabi mo. Masaya ako kasama kita sa araw na ito. Hallelujah. Alam ko po ng bawat sa atin masaya sa umagang ito. Ako masaya ako sa umagang ito dahil alam ko na napakabuti ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Although, hindi man po siguro tayo ganun kasing dami ng mga nagdaang araw, pero salamat dahil may mga taong hindi nagpatigil kahit umuulan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord na kahit umuulan, nandito pa rin tayo makikinig, makikinig, at makikinig. Amen! Hallelujah! Napakaganda po ng araw. Medyo kanina nanginginig ako dahil hindi ko alam kung anong nginig ko, kung lamig o whatsoever. Pero talagang medyo masarap po ang panahon. Amen? Kaya kahit po umuulan, masarap pa rin. Dahil wala pong araw na ginawa ang Diyos na hindi maganda sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sa umaga pong ito, nag-pray na po ako kanina and then let's go na po tayo sa ating Word of God. Hallelujah. Ang sabi po niya in Genesis verse 22, sabi po niya dito, and he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Amen. We shall be fruitful in the land. I'm speaking to you with the theme, finding God's favor and be blessed. Amen. Let's find God's favor and be blessed this morning. Amen. Alam ko po na may mga bagay po dito na ibabahagi ko po sa inyo kung paano nga ba tayo makakasumpong ng pabor ng Panginoon at mananatili po tayong blessed in all our days. Amen. Na kahit hindi po maganda ang nangyayari o maganda ang hinaharap ng bawat isa sa atin, we can still say, I am blessed because I am God's. Amen. I am God's children, dahil anak ako ng Panginoon. Alam niyo po, wala pong anak ng Diyos na hindi pinagpala. Amen. At walang anak ng Diyos na pinababayaan niya. All of them are blessed.
nasa atin lang pong pagtingin kung paano po natin tignan ang sarili natin on how God is blessing each one of us. Amen. Dito po, binasa ko po kanina na talagang sabi po niya dito na babalikan ko lang po yung ano ko. Tapos sinulat ko na po dito dahil hindi ko mabasa yung nasa harapan dahil medyo maliit po yung pagkakasulat. Na talagang dito po, sabi po niya, kukunin ko lang po yung dulo. For now, the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Amen? We shall be fruitful in the land. Kaya nga po, sabi po niya, finding God's favor and be blessed. Sino po yung talagang blessed today? Pwede po ang panglakasan nyo? Yes, we are all blessed. Sabi ko nga kanina na iba't iba mang sitwasyon ang meron tayo, but surely it's one of us are blessed by God. Amen? Dito po sa binasa ko, in Genesis 26 verse 22, sabi po niya dito, ang text po natin ay galing po dito sa salitang ito, where Isaac testified that God's favor had given him. Kung saan po, tinetestify po ni Isaac kung paano po siya pinagpala, kung paano po gumawa ng magandang bagay ang Panginoon sa buhay niya. Tama ba? Amen. Hallelujah. Sabi po niya dito, where Isaac testified that God's favor had given him room to flourish. This talk about God's abundant blessing on Isaac and the success that came his way. Through God's favor and blessing, he received room to flourish. Naka-receive po siya ng room to flourish. Naka-receive po siya ng pagpapala. Dito po tinetestify po ni Isaac kung paano po siya pinagpala at kung paano po gumawa ng magandang bagay ang Diyos sa kanyang buhay. And I believe na tayo rin po pinagpala po tayong lahat ng Panginoon. Kung minsan kasi, sa iba kasi, akala kasi ng ibang tao, ang pagpapala lang ay about money. Tama ba ako? Yung iba kasi, ay, masyado siyang blessed kasi ang dami niyang pera, di ba? Ay, masyado siyang blessed kasi ang ganda-ganda ng bahay niya. Ay, masyado siyang blessed kasi ang dami-dami nilang mga pangangailangan sa buhay. And so on and so that. Napakarami, pero iisa ang pinatutunguhan that they are blessed dahil merong nakikita sa kanila na sila ay pinagpalang talaga. Pero alam niyo po, hindi lang po yun ang blessing na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sino po dito yung mahirap lang pero feeling niya he is so much blessed? Amen? Kasi po, ang pagpapala po ng Diyos, hindi lang po nakadepende sa kung gaano karami ang pera na meron ka. Bilangin po natin ang pagpapala ng bawat isa sa atin. Siguro kung magbibilingan tayo ng pagpapala, alam ko meron at meron tayong masusulat. Alam ko meron at meron tayong masasabi that God is really blessing me. Amen? That God is blessing me. That God has more than enough for me. Marami po. Wag lang po tayong tumingin sa mga bagay na gusto lang nating makita. Amen? Wag lang tayong tumingin doon sa mga pagpapala na gusto nating makita ng ating mga mata. Kundi tignan po natin lahat ng area ng buhay natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tunay po na, sabi nga dito, blessing identified as receiving God's favor. Totoo po yan. Ang blessing po identified as receiving God's favor. Receiving His grace, His help, and protection. Also, as God's approval and as a gift of God that brings happiness or spiritual good. Hallelujah. Totoo po. As a Christian,
when we accept the Lord Jesus Christ, napakarami pong blessing ang dumating sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po sa tingin nyo ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa inyo nung nakilala nyo ang Panginoon? Ano po? Ano po? Yes, our salvation is the greatest gift that God has given to us, and that is the greatest blessing that we have in us. Amen. Yung po ang pinakamaganda na bagay na nangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pag hindi nyo po makita na napakalaking pagpapala niyan, ay, hindi ko po alam kung bakit hindi nyo gustong makita. Hallelujah. Pero yan po ang pinaka-the best na pagpapala na na-receive po ng bawat isa sa atin. Alam nyo po, narinig ko ito anniversary ng Kalasyaw noon sa Kalasyaw noon dito sa nung ginanap sa school yata, hindi ko matandaan, na kung bakit napakalaking pagpapala ang salvation, because it worth it. It worth the more than the prices of this world. Totoo po yan. Higit pa po sa lahat, kahit po lahat ng bagay dito sa mundo, hindi kayang pantayan ang kabayaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Why? Because it's the blood of Jesus. It is the blood of Jesus that covers all our sin. And that is the great blessing that God has given us. Amen? Kaya po, napakaganda po na talagang, sabi nga niya, forgiveness, amazing grace, a transformed life. Transformed life is one of the miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi walang sino man po ang pwedeng bumago sa buhay ng bawat isa sa atin, maliban ang Diyos na bumago sa bawat isa sa atin. Amen? Maliban po ang Diyos. Kahit sabi mong, ako kasi, kwento lang ito, way back 1991, ba yung pumutok ang pinatubo? 1991 yung earthquake, di ba? So, 1991. During summer, mga March, meron na po akong desire. Hindi pa po ako Kristiyano, pero I really desire na talagang ayusin ng Diyos ang buhay ko. Na gusto ko, Lord, ayoko yung, Lord, gusto ko nang magbago, pero kinabukasan, yung gagawin mo, parehas pa rin ng dati, di ba? Walang pagbabago, as in. Pero dumating yung June 1991, pumutok po ang pinatubo. Tama ba? Pumutok ang pinatubo. At nang pumutok ang pinatubo, marami pong mga Kristiyanong pumunta sa amin. At isa po ako sa nabago. At doon po, nung nabago po ang buhay ko, nakita ko po na yun po talaga merong kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Kasi yung prayer ko that ng March, hanggang March, April, May, talagang gusto ko na talagang mabago. Kasi talagang ang buhay ko, siguro kahit hindi naman tayo ganun kasing sama, pero sa paningin ng Diyos, hindi naman tama yung ginagawa natin, na talagang nagmumura ka, and so on, nagsusugal ka, and grabe. Pero may mga time na, Lord, gusto ko na talagang magbago, pero ginagawa ko pa rin yung gusto kong gawin. Pero June 23, I accepted the Lord Jesus Christ and the Lord changed me. Amen. The Lord transformed my life at nakita ko na napakagandang pagpapala ng Diyos na ginawa niya sa buhay ko. Amen. Hindi po ako kagaya ng ibang Kristiyano na matagal na magbago. Kasi hindi po tayo pare-parehas eh, di ba? Meron yung abrupt. Meron yung ang tagal bago mabago. Meron, pero ako po, nung tinanggap ko po ang Panginoong Jesus that day, ang una pong binigay ng Lord sa isipan ko, bakit nga ba
hindi ang gumawa ang sinasamba kesa ginagawa. Kasi piyesta po kasi ng bayan namin, ng baryo namin ng June 24. At alam nyo na pag piyesta, may mga libot-libot ng mga santo. At yun po yung unang sinabi ng Lord sa akin. And I realize that na kinabukasan noon, hindi na po ako umatin ng libot na yon, ng procession na yon. At unti-unti po nakita ko, the Lord is changing me. And then, sumunod po, mga ilang araw lang, may kumatok sa bahay kasi ako mahilig ako magsugal, mahilig ako, alam mo na yung mga, lahat na ng klase ng sugal, alam ko po, kasi at the age of 6 years old, nagsusugal na po ako. Ganun po ako kabata na nagsusugal. May nagpapatayan ng hindi ko ba alam, beating mo, whatsoever, pumunta sa bahay, na simpi, suki ako dati. Pero pagdating niya doon, ay sorry, hindi na ako naggaganito. Kaya talagang nakita ko unti-unti. Kaya nga talagang grabe yung transforming na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. And so on, malaman ko ilang araw lang, hindi na ako nagmumura, and so on. Kaya hindi ako kasing kagaya ng ibang Kristiyano na struggle ang pagbabago. medyo maganda ang ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil talagang inayos niya talaga, inalis niya talaga. Hindi kagaya ng iba na ang tagal bago nila maisuko yung mga bagay na dapat isuko. Kaya pag titingnan natin, napakarami po ng blessing ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dito po, in finding God's favor and be blessed, makikita po natin dito kung paano si Isaac nakahanap po ng pabor sa harapan ng Diyos at kung paano po siya nanatiling blessed ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Dito po, meron po akong 4 na ibibigay na mensahe sa oras na ito. At ang unang-una pong ibibigay ko, una po, he followed God's guidance. He followed God's guidance. In verses 1 to 3, ang sabi po niya dito, there was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistine in Gerard. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land and I will be with you and bless you. For to you and your descendants, I give all these lands and I will perform the oath which I swore to Abraham, your father. Dito po, makikita natin dito na he followed God's guidance. Pagtitingnan po natin ng mga panahon na yon, nagkaroon po ng daggutom sa lugar. Alam nyo po, sabi ko nga kaninang first service, hindi natin naranasan yung taggutom na yan. Tama ba ako? Hindi po natin naranasan yan. Hindi po siguro kasi tayo kagaya ng mga nagtatanim sa mga bukid and so ever, wala po siguro nakaranas sa atin na dumating yung panahon, ay agi, katawan, ang gapoy danong, unya-unya, di ba? Pero ito pong panahon ni Isaac, nakaranas po sila ng panahon ng taggutom. Pero ang sabi po ng Panginoon sa kanya, magstay siya sa Gerar at pagpapalain siya ng Panginoon. Dito po makikita natin na he really followed God's guidance. Nakinig po siya, sumunod po siya kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. In these verses, we find that a famine had arisen and God told Isaac to stay in a place called Gerar in Philistine territory. Ang Gerar po, nasa Pilistiyo po, nasa Philistine o paano nga ba talaga? Bahala na po kayo mag-Tagalog, basta Philistine territory. Amen? Na talaga namang, dito pagtitingnan natin, Isaac ay unquestioningly followed God's guidance and settled in Gerar. Hindi na po siya, kumbaga si Isaac po, nanatili po siya doon kung saan sinabi ng Lord na manatili siya. Amen? Hallelujah. Sabi nga niya, a foreign land, he would have been tempted to go to Egypt
like his father Abraham and had done on an earlier occasion, but God clearly told him not to go to Egypt. Siguro, kung sa mga panahon na yun, pwedeng pumunta sa Egypt si Isaac kung saan makakahanap sana siya ng mas magandang pagpapala na gagawin ng Panginoon. Dahil kasi nga, that time, ang Gerar, yung lugar na pinag-iistihan niya, nagkaroon po ng taggutom. But unquestioningly, he listened to the word of God, he listened to God na hindi po siya umalis po sa lugar na yun. He implicitly followed God's guidance, although may he have had misgiving about moving away from home and familiar territory, and yet he obeyed. Amen? Kahit po, mahirap po sigurong mag-obey pag gano'n na talagang, paano kaya tuloy, no? Ag kami unalis dyan, di nairasan kami. Paano lay nagawad si kami? Di singa, ang tulay nagawad si kami, no? Bilang walay adya, amay, antula, may taggutom na lang sa Tagalog. Hindi ko maibang kasi na. Taggutom, sabi niya. Di nairasan kami, ang tulay gawan mi, kanda. Pero alam niyo po, Isaac listened to God. He listened to the guidance of God. Hindi na po siya nagtanong-tanong pa na, ay, noon laak, o niya, tuloy nagawan at si kami. Pero, he just listened to God. He just listened to what the Lord is telling him to what to do. Amen? Sumunod po siya doon sa sinasabi ng Panginoon na gagawin niya. Alam niyo po, when we obey God's guidance, He will give room to flourish. Totoo po yan. Tutulungan po tayo ng Panginoon, then He can be assured us that He will be with us wherever we go. Amen? Wherever places we go. Kahit sa ang lugar po tayo pumunta, ang Diyos po, pag nangako, tapat po yan sa pangako. Amen? Wala po, hindi ko po alam, pero wala pong magsasabing hindi totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Kasi kung merong mang hindi nagsisinungaling dito, walang iba po kundi ang Panginoon lang. Amen? Tayong mga tao, yung pangako natin pwedeng mabali. Pwede nating, naalala ko nga nung Bible school namin, kwento lang to, naalala ko nung Bible school namin, di ang lakas-lagas ng loob namin nung una na pumasok kami ng Bible school kasi may nangako sa amin na magbabayad ng tuition fee namin. Di parang, dahil may nangako nga sa amin, di parang sa unang ng time, talagang ganado kang mag-aral, pero nung later na wala na yung nangako sa amin ay na talagang parang talagang sabi ko, grabe. Pero alam niyo po, kahit ang tao, nababali ang pangako, pero ang pangako ng Diyos kailanman hindi mababali. Amen? Na talagang God has been so good and is so good sa buhay po ng bawat isa sa amin. At alam niyo po, kumbaga, dito po makikita natin na kahit kailanman po, hindi po mababali ang bawat pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let us obey God's guidance faithfully and see how He will open room for us to flourish. Alam po natin, let us obey God's guidance faithfully and see how He will open a room for us to flourish. Alam niyo po, pag sumunod po tayo sa Panginoon, He will show us a room. Magpapakita po siya ng mga bagay na dapat po nating makita. Kahit sa amampong lugar tayo dalhin ng Panginoon, let's just go. Amen? Kung ang Bible study mo nasa bundok at doon ka inutusan ng Lord, pumunta ka lang dahil ang Diyos merong gagawin. Amen? Kung ang Bible study mo nasa ibang lugar, just obey the Lord and He will do great and mighty things. Hindi pa man siguro sa umpisa, pero sa mga susunod na mga araw, ipapakita ng Diyos na meron siyang gagawin na maganda sa buhay po ng bawat isa.
Amen? Hallelujah. Kaya wag po nating, kumbaga, wag po tayong, kumbaga, ang bawat guidance po ng Panginoon, let us learn to listen to the guidance of the Lord. Alam niyo po, sabi ko kanina, magiging sensitive lang tayo sa guidance ng Lord kapag we are so connected with Him. Amen? If we are so connected with the Lord, if we are really close to the Lord, we will be sensitive to the guidance of God in our lives. Amen? Akila makaimin? Totoo po yan, kapag sensitive po tayo, makikita po natin kung saan po tayo dadalhin ng Panginoon. And when God's guidance ay talagang makikita sa buhay natin, let us learn to obey. Amen. Obey God's guidance. Hallelujah. Pangalawa po, He faced the hindrance of fear in verse 7. Sabi po niya, "And the man of the place asked about his wife, and he said, 'She is my sister.' He was so afraid to say, 'She is my wife,' because he thought, 'Lest the man of the place kill me for Rebecca, because she is beautiful to behold.'" In other words, maganda po tingnan si Rebecca. In other words, si Rebecca po ay isang napakagandang babae, at ng mga panahon na yon, pwede siyang pag-agawan ng maraming mga lalaki. Dito po, sabi po dito, nakita po natin na he faced the hindrance of fear. Na talagang makita po natin na unang-una po, dito po makita natin in verse 7, Isaac got so scared. Takot po si Isaac. Tabaka mamaya patayin siya dahil sa ganda ng kanyang asawa. Kaya sinabi po niya na si Rebecca ay kanyang kapatid at hindi asawa. Hallelujah. Dito po makikita natin na talagang he even lied. Hallelujah. He even thought that they might kill him as a result of her beauty. So he came up with what he thought was a great solution. Alam niyo po kung anong solution na naisip ni Isaac? He lied. Amen? Nagsinungaling po si Isaac dahil kasi po takot siya na mamatayin that day. His great solution was to lie, purely to save him skin and to pretend that Rebecca was his sister. Pero makikita po natin dito in Genesis chapter 26 verse 8 na yung pong pagsisinungaling po ni Isaac was found by Abimelech. Nalaman po ni Abimelech na nagsisinungaling po si Isaac na ang babae pong sinasabi niyang ay kapatid niya ay hindi pala niya kapatid kundi asawa niya. Kasi habang nasa si Abimelech, nakita niya sa bintana si Isaac at si Rebecca na kumbaga siguro naglalambingan o whatsoever. Kaya si Abimelech, ang sabi niya, si Rebecca ay hindi niya kapatid kundi asawa niya. Di ba? Makikita po natin dito na talagang sinabi niya na he therefore confronted Isaac about it, na talagang about his deception, na si Isaac po, niloko po niya yung sina Abimelech na ang kasama niya ay kapatid niya at hindi asawa. And then makita po natin dito na talagang because he realized that Rebecca was actually his wife and not a sister. Pagtitingnan po natin dito, sabi nga dito, the unbeliever was convicting the believer of his deception. Parang ang hirap po yata noon, ano? Parang ang hirap ng unbeliever pa ang magkukonvict sa believer na mali yung kanyang ginagawa. Parang nakakaano, 'di ba? Parang isipin mo na, grabe, buti pa tong unbeliever, alam niya pala ang tama kaysa mali, 'di ba? Kaysa ako na believer, hindi ko pala alam kung ano yung tama at kung ano ang mali. Pero makita po natin dito na
yung unbeliever po, he convicted Isaac para sabihin kung ano po yung totoo. Hallelujah. Amen? And thankfully, Isaac accepted and confessed his sin, and that opened the door for God's blessing to start flowing into his life. Amen. Hallelujah. Pero ang maganda lang po dito, Isaac confessed his sin at inadmit po niya na nagkamali po niya, na nagkamali po siya at mali po yung kanyang ginawa. Kaya dito po makikita natin na he really accepted. Similarly, any form of sin or unhealthy fear hinders us from receiving God's blessing. Amen? Receiving God's blessing in our life. Ganon din po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Anuman ang takot po ang isa sa mga hinder kung bakit hindi po natin nare-receive yung blessing na dapat para po sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang laki po ng nagagawa ng takot sa bawat mananampalataya. Fear was one of the most crippling challenges we face, and it paralyzed us in such challenging moments. Amen? Alam niyo po, yung fear po is one of the most crippling challenges. Nakakatakot po talaga ang takot. Grabe ah, takot na nga, nakakatakot pa, di ba? Talagang grabe po ang takot na ito. Na talagang pagtitingnan mo po, ang takot po ang magpa-paralyze sa bawat po isang mananampalataya para hindi po niya magawa kung ano po yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ang takot po ay isang bagay na magsasabi sa iyo na hindi mo yan kaya. Hindi mo yan magagawa. Ay, wala kang magagawa. Ay, wala kang kaya. Ay, hindi ganito. Ay, hindi ganyan. Yan po ang isang gagawin ng takot po sa bawat isang mananampalataya na kagaya ko. Amen? Alam niyo po, lahat tayo nakakaramdam ng takot. Amen? Lahat po tayo, pero wag po tayong magpadaig sa takot. Nung unang ako nagkasakit way back 2010, nagkasakit po ako, I was hospitalized, na pabalik-balik na po ako ng hospital. That's the time na na-found out po nila na meron pong problema sa tiyan ko. At mga isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo lang, babalik uli ako ng hospital, and so on. Nung time na nagkasakit ako noon, ang una talagang naramdaman ko, natakot po talaga ako. I really feared talaga. I talagang nagkaroon po ng takot sa puso ko. Kasi takot po ako noon na mamatay. Hindi dahil na hindi ako mapupunta ng langit. Kundi takot po ako dahil sa alalahanin ko sa mga anak ko. That time, ang liliit pa po ng mga anak ko. At ang sabi ko sa sarili ko, Lord, pag kinuha ko ngayon, sino mag-aalaga sa kanila? Sino magtuturo sa kanila? Sino? Hindi ko naman pwedeng iasa lahat sa asawa ko. Nagtatrabaho siya and so on. Yun po talaga yung takot na talagang nag-ano sa akin na, ay, hindi ko pa kailangan mamatay, Lord. Ayoko pang mamatay. Pero alam niyo po, nung mga panahon na yun, pinagaling ako ng Lord. At hindi lang po yun minsan nangyari sa buhay ko. Mga tatlong beses po uli, ilang beses po uling nangyari sa buhay ko. Pero alam niyo po, nung mga sumunod na nangyari, binago po ako ng Lord. Inalis niya po yung takot ko. Pinalitan niya po yun ng pagtitiwala. Amen? Hallelujah. At doon po, kahit ngayon po, hindi na rin po ako takot. Amen? Kumbaga, I really entrusting everything unto God. Lalo na last year, almost a year po na hindi ako nakalakad dahil namaga po ang paa ko, nagkasugat ko, sabi nila, puputulin na yung paa ko dahil may diabetes ako, and so on and so on. Pero alam niyo po, hindi kailanman yun pumasok na takot sa puso ko.
hindi po yun nagbigay ng takot sa akin kahit na mapuputol ang pa ako whatsoever. Basta sabi ko na lang sa Lord, pagpuputulin na ang pa ako, kunin mo na lang ako, Lord. Sabi ko, kasi ayaw ko naman na pipilay-pilay akong pupunta na hindi ako kompleto. Pero the Lord held me. Amen. Inalis talaga ng Lord yung takot na nararamdaman ko. Na talagang hirili, kumbaga pinalitan niya ng pagtitiwala. At doon ko nakita na kapag na ang Diyos, pag gagawin niya, gagawin niya. Amen. Doon ko nakita na kapag hindi mo pa panahon, hindi ka pa kukunin ng Lord. Amen. Kaya nowadays, pag pinag-uusapan ang patay and whatsoever tungkol sa kamatayan, hindi po ako takot. I'm not afraid of any of these things kasi alam ko ang Diyos meron siyang panahon sa buhay ko. Amen. At ang Diyos po may panahon po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya dito po makikita natin, wag po nating hayaan na ang takot po ang pumatay sa bawat isa sa atin. Wag pong nating hayaan na ang takot po ang mag-hinder sa atin para hindi po tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Just like Isaac, sabi nga dito, he faced the hindrance of fear. Ito pong pangalawang challenge, he feared the hindrance of fear. Hinarap po niya yung kanyang takot. In Psalm 91, sino po ang nakakaalam ng Psalm 91? Amen? Parang singa, daday sa tamay makanta, daday sa sumuan ni Amen. Very familiar po ang Psalm 91. Amen? Pag hindi pa po tayo familiar, let's try to buklat-buklatin po natin ang ating mga Biblia at hanapin po natin at pag-aralan po natin. Talagang, ito kasing na, Psalm 91 ng Saman, impamemorize ng Bishop at si Kamiya, amemorize mo ta talaga. Pero dahil nga sa mga, mahirap po pala pag matanda ka na mag-memorize, nakakalimutan mo rin pagsuon. Pero ang maganda lang po, nakalimutan man namin yung buong, yung magkakasunod, yung whatsoever, pero hindi ko po nakalimutan kung ano ang sinasabi ng Psalm 91 sa buhay ko. Amen. Dito po, he who dwells in the most secret, yan po yung Psalm 91. Dito niyo po mababasa yun, he will send his angels in charge over you. Actually, hindi lang yung kanta. He will send his angels in charge over you. Di ba? Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Napakanta tuloy ako, konti lang. Yan po, nasa awit po yan ng 91. Diyan po nakasulat, even our days, even our nights are binabantayan po ng Panginoon sa buhay po ng bawat sa atin. At doon po sa Psalm 91 na to, makikita mo na kahit po libo pa po ang mag-aano sa'yo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi ko na po pinabasa ang Psalm 91, but I'm telling you, pagdating nyo po sa bahay nyo, buklatin nyo po ang Psalm 91. Nasa inyo yan kung gusto nyo o hindi. Pero sinasabi ko po sa inyo na ang Psalm 91 ay isang napakagandang chapter at mga bersikulo po na nagsasabi na sa buhay po natin, wala po tayong dapat katakutan. Amen? Sabi nga dito, Psalm 91 is a powerful scripture passage for us to read and meditate on. In this chapter, we can find protection and concludes with many blessings that God has in store for His children. God can help us overcome our fears. Amen? Tutulungan po tayo ng Panginoon na ma-overcome po natin ang takot natin. Kagaya po kung paano po na-overcome ni Isaac ang kanyang takot. Amen? Whatever battles that fear us, believe that the Lord will do great and mighty things in our behalf. Amen? Kahit ano pa mong battle na meron tayo,
maniwala po tayo na kayang ayusin ng Panginoon. Siguro some of you are battling physically dahil sa mga sakit and whatsoever. Siguro some of you are battling financially, nakikipaglaban financially. Lagi na lang kaming walang pera, Lord. Ito ba, Lord, ang pinagpala? Laging walang pera? Ay, naku. Hindi lang pera kung bakit ka pinagpala ng Lord. Hindi lang pera ang dahilan para malaman mo na pinagpala ka ng Panginoon. Amen. Kahit wala kang pera, pinagpala ka ng Lord dahil ang Diyos ay buhay na merong ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Na talagang ang dami-dami po. Kung iisa-isahin ko to, aabutin po tayo mamaya. Kaya medyo ano na po. Ang dami pong mga mangyayari sa buhay natin na talagang kung katatakutan po natin, hindi po tayo magwawagi. Kaya lagi niyang pong isipin na kapag takot pala ako, lagi akong talo. Amen? Pag takot pala ako, talo ako. Pag mananahan pala ang takot sa puso ko, talo ako. Isipin mo na ang takot na ito, lapat labanan dahil ang Diyos kasama mo sa lahat ng oras. Amen? Hallelujah. Pangatlo po, sabi po niya dito, he pitied not the challenges. In verse 19 to 20, sabi po niya dito, Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herdsman of Gerard quarreled with Isaac's herdsman, saying, the water is ours. Yan po. So he called the name of the well Isaac because they quarreled with him. Dito po, makita natin nung naghukay po sila at naghanap po sila ng tubig, nakahanap sila, pero ang sabi ng mga taga-Gerar, amin ang tubig na yan. At alam nyo po, makita po natin dito, hindi po kumibo si Isaac. And then Isaac reopened the wells of his father Abraham that had been closed up deliberately by the Philistine in verses 18. Mababasa po natin sa verses 18. Alam niyo po, ilang beses po silang naghukay, dalawang beses, at sinasabi pong hindi sa kanila yung will na hinukay nila. Hindi sa kanila. Pero makita po natin dito, Isaac never quarrel with them. Alam niyo po, sa buhay po natin, there are times in our lives that many who are waiting to block out any progress we made in our lives. Marami po, may mga tao po na pwedeng mag-block po ng progreso ng buhay ng bawat isa sa atin. At talaga namang may mga tao na gagawin lahat para kasirain. Di ba? May mga tao na sasabi na, ay, atan, manisakad sa atan, aliwatan, kanda, di ba? Parang may mga tao na gumagawa sila ng way para sirain ka. Pero kapag anak kang totoo ng Diyos, hindi magtatagumpay ang kahit sino man na yan nagagawa ng mga bagay na hindi maganda sa buhay mo. Amen? Hallelujah! This could happen in our jobs. Pwede po mangyari sa job natin, sa ating career, and even in our ministry. Kasi may mga tao talagang hindi ko alam bakit may mga taong walang gustong mangyari sa buhay ng ibang tao, kundi ang masira. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos dahil alam ko sa lugar na ito, walang ganon. Amen. Wala po sa ating ganyan. May mga taong hindi natutuwa kung umaayos ang buhay mo, gumaganda ang takbo ng buhay mo, kung lumilipad ka na ba o hindi pa, lahat na lang pinakikialaman nila. Amen? O kaya may magsasabi sa'yo na, ay, atan, ang gaboy na gawad bila ito. Alam niyo po, nung mga panahon na yon, nung mga medyo wala pa po kami sa, hindi pa po kami nakalipat na ng church, mga 2006 or 2007, hindi ko po, mga ganun po siguro, or 2005, mga ganun. I've heard a saying na may nagsabi po sa amin na wala po kaming mararating. Wala pong mangyayari sa buhay namin. Kung ganyan lang ganyan sila, walang mangyayari sa buhay nila.
hindi ko po sinasabing mayaman na kami, na ang ganda-ganda na nangyayari sa buhay namin. Hindi ko po sinasabing ang dami-dami na naming sasakyan o whatsoever, pero nakita ko, the Lord is doing great sa buhay namin. At nakita ko na yung sinasabi nilang walang mangyayari sa buhay namin, nakita ko, unti-unti merong ginawa ang Diyos sa buhay namin. Amen. Unti-unti inayos ng Lord. Unti-unti nakita namin na ang Panginoon hindi siya nagpabaya sa aming mga pangangailangan. Dati-rati ang bahay namin nasa baba lang kami. Doon na talaga kami sa lahat sa baba. Wala pa po kaming taas. Nandun lang talaga kami sa baba na nandun na lahat. Pero unti-unti inayos ng Lord. Unti-unti inayos ng Lord. At marami pang mga bagay ang ginawa ng Panginoon sa buhay namin. At hindi ko alam kung ano nang masasabi na nagsabi sa amin na walang mangyayari sa buhay namin. Pero pinatunayan ng Lord, kaya niyang gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Na talagang God is so good. Further trouble was ahead of Isaac. Because when his servants dug and found fresh water, the herdsman of Gerar came along and claimed the fresh water supply. But Isaac, instead of pleading and creating further dispute on the matter, wisely moved away peacefully without getting into what could have been an unnecessary battle. Amen? Talagang pinabayaan po ni Isaac. Ang ganda rin ng nangyari ng mga panahon na yun. Kasi yung gano'n na gagawin sa'yo, posibleng hindi ka magre-react. Pero nakita natin si Isaac, he never react anything. Amen? Hindi po nag-react si Isaac. Hindi po, akin na, si kami nan abutad sa atan, di dapat si kami sumakang gawa sa atan. Akin pibabalian nyo. Kung gano'n sana si Isaac, baka wala po, hindi po maganda ang nangyari. Pero Isaac, move silently, hinayaan po lang niya. Amen? Sabi nga nung isang ano na, we should choose our battle wisely. Amen? Choose our battle wisely. Hindi yung pag ano, basta-basta na lang tayo susugod. Choose our battle wisely. Amen? Hallelujah. At ito po ang ginawa ni Isaac that time. Kaya po, this happened a second time around, as the hostile hardened possibly took over the next well too. Once again, Isaac moved away from what could have been a necessary or unwise quarrel. However, he did not quit or give up his quest for water, and it was then he struck gold. Amen? Talagang nung sumunod na paghanap niya, nakahanap po siya ng hindi po kailangan pag-awayan na lugar na mapagkukuhanan nila ng tubig. Amen. Hallelujah. So we must follow God's direction in our life. We too will face unexpected challenges from man or evil forces. Marami po. Pwede pong ibang tao sisirain ka, pwede pong gawa ng kaaway, kung ano-ano po ang pwedeng gawin ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. But let us not fret over these challenges or consider giving up because God will come through with us. Amen. Sasamahan po na tayo ng Panginoon. Never, never fret. Amen. Huwag po tayong mag-fret. He fret not the challenges. Ang ibig po sabihin, huwag po daw tayong mabalisa. Amen. Na ano't ano man po ang pagdadaanan natin, huwag po nating hayaan ang kabalisahan, ang maghari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us move in faith and trust God for His favor. Amen. And last po, hallelujah. Pang-apat po, He received His room to flourish. He received His room to flourish. Dito na po tayo, balikan po natin ang Genesis 26 verse 22. And he moved from there and dug another well, and he did not quarrel over it. So he called his name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be
fruitful in the land. Ito pong pang-apat po, makikita po natin, he received his room to flourish. Amen? Yung tatlo pong bagay ay parang challenge po, pero makita po natin sa pang-apat po, he received his room to flourish. Makikita po natin ang sabi niya, for now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Meron pong lugar ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Meron pong hinahandang pagpapalang lugar ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag mo pong kunin yung lugar ng kapatid mo dahil meron po kang kakaibang lugar kung saan pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. He named the new well Rehoboth, saying, now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Alam niyo po, makikita po natin dito na, yes, the Lord gave him room so that he could flourish in the land. Alam niyo po, the word flourish, yung flourish po o flourish, can mean to be alive and well or to be active and successful. But those meaning suited Isaac perfectly at this time. Makikita po natin na sabi nga niya, yung flourish po, ang ibig sabihin po niya ay alive and well or to be active and successful. At talaga naman pong it suited Isaac perfectly. Amen? Na talagang he should be flourish and be favored by God. As we continue, makikita po natin dun sa Genesis 26 verse 25 and Genesis verse 32 that after Isaac built an altar and gave honor to God, his servant dug another well at Beersheba and once again they found water. Amen? Makikita po natin dito ng Panginoon po, meron po siyang pagpapala sa kanila. Hindi lang po yung dalawang well ang nabuksan nila, kundi nagbukas pa po ang Panginoon ng panibagong well for them to be flourished. Amen? The blessing were now overflowing. God appeared to Isaac and reminded him of the covenant blessing promised to Abraham. Meron pong pangako ang Panginoon kay Abraham. At ang pangako pong yun ng Panginoon kay Abraham, magtutuloy-tuloy po para kay Isaac. Amen? Na pagpapalain po sila ng Panginoon. Even those who had opposed him had to admit that they had seen God's favor on Isaac, resulting in a treaty of peace being initiated by them. In Genesis chapter 26 verse 26 to 31. Alam nyo po, si Abimelech po, yung hari po ng Philistine, nakita po nila na gumawa ang Diyos sa buhay ni Isaac. Sila po, na-witness po nila kung paano po gumawa ang Diyos sa buhay po ni Isaac. Na talagang grabe po ang mga pinakita ng Panginoon on how he favored, how he blessed Isaac. At nakita po ito ng mga Pilistiyo, nakita po nito ni Abimelech, at si Abimelech po, pumunta po siya kay Isaac para po magkaroon po sila ng peace treaty. Nakipagsundo po si Abimelech kay Isaac. Kasi dati po nagalit siya kay Isaac, umalis na kayo dito. Actually, si Isaac, pinaalis na sila ni Abimelech kasi masyado na kayong ano, kasi pinagpapala na sila. Pero nakita nila how good God is sa buhay po ni Isaac. At nung nakita po nila na napakabuti ng Diyos sa buhay ni Isaac, how God is so good sa buhay ni Isaac, at kung paano nagmika ng maraming magagandang bagay ang Diyos sa buhay ni Isaac, pinakita ito sa kanila para malaman nila that there is God who can bless His people mightily. Amen? Makikita nila. Hallelujah. Kaya dito po, God truly gives room to flourish. Talagang ang Panginoon magbibigay siya ng lugar kung saan pagpapalain niya ang bawat isa sa atin. Amen. We have our own room kung saan tayo pagpapalain ng Panginoon.
Kaya huwag kang maigit sa katabi mo kung, ay, grabe yung si Ani, bakit o niya eh, grabe yung blessing niya, onya, and so on. At ganito rin sa kabila, ang grabe din ang blessing niya. Huwag po natin kaingitan ang blessing ng kapatid natin. But rather, we will be happy because they are blessed, because God is working in their lives. Amen? Ganun din po ang Panginoon, kasi po, meron din pong pagpapalang nakahanda ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung hindi pa man po natin naantay, pero alam ko po, all of us blessed, meron pa rin pong, kahit na po blessed tayo, meron pa rin pong nakahandang pagpapala ang Diyos na gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung hindi pa man dumarating yan, just wait for God. At kung hindi pa man nag-uumpisa pala, antayin natin dahil tiyak na ang Diyos merong gagawing kamangha-mangha sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya huwag po tayong tumigil na magtiwala. Sabi nga, remember that God's favor and blessing aren't talagang napakaganda po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya dito po makikita natin na talagang ang Diyos po ay hindi po magpapabaya sa bawat isa sa atin. Kaya po una po, dapat po makinig po tayo, listen or follow God's instruction, and then pangalawa po, face the hindrance of fear, and then pangatlo po, he pitied not the challenges, and then pang-apat po, he received his room to flourish. At dito po, in my conclusion, ito po ang gusto kong basahin ng bawat isa sa atin in verses 12 to 14. Ito po yung iiwan ko po na versikulo sa bawat isa sa atin. Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Amen? Naging pong hindi lang po, not just 100-folds that Isaac reaped from his harvest, but God made him wealthy. Yumaman pa po si Isaac. At kung titignan po natin yung kayamanan niya, pagbabasa niyo po yung Biblia, hindi po kayang ikumpara. Amen? Talagang, they were so much blessed. And patuloy po siyang pinagpala at yung mga sumunod na mga anak niya. Kaya sa umaga pong ito, sana po maging hamon po ito sa atin para makahanap po tayo ng pabor sa ating Panginoon at manatili po tayong pinagpala ng Diyos. Gawin po natin ang ginawa ni Isaac. Amen? Gawin po natin para masumpungan natin ang kakaibang pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At alam ko rin na ang pagpapalang yan, kakamtin po ng bawat isa sa atin. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ang ganda po ng mensahe ng Lord. Nung isang gabi po, nagising ako ng hating gabi, sinilip ko po ang cellphone ko, middle of the night. May nag-message po, Pastora, please pray for me. Kapatiran na matagal na pong wala sa church. Years na po, hindi pumunta sa church, pero nag-message siya, Pastora, pray for me. Immediately, I answered, bakit naning? Wala na siyang sagot, but I prayed for her. Then I just learned, so depressed that almost she wanted to take her life. Another, kinabukasan po, meron din po isang kapatid na nag-message sa akin ng kahaba-haba. Pag-pray niyo po kami. Sobra po ang challenge namin sa buhay. Ganito. And I told them, huwag kayong sumuko kasi hindi kayo susukuan ni Lord. Huwag kayong sumuko, huwag niyong isuko yung pananampalataya. Wala man kayong nakitang ginagawa ni Lord, meron at meron at meron.
And I was happy that she answered me and said, lalaban kami po. Hallelujah. Amen. Yan po kasi, you see the different results, mga kapatid. The key is, number one, ano yung number one? He followed God's guidance. Alam nyo, kahit gaano pa kadaming challenges na darating sa buhay natin, kahit gaano pa kadami po, mga kapatid, ang takot na i-plant, itatanim ng kaaway dahil yan po ang nakikita natin sa ating palibot na nangyayari, na parang talunan tayo, wala na tayong magagawa, hindi tayo makakausad, ang nararamdaman natin, pababa tayo ng pababa, hindi na parang aangat na tayo kasi ang sabi ni Lord ay more, parang hinihila tayo pababa. Pero alam niyo, nakita natin sa anak ng Diyos, sa buhay ni Isaac, kung ano po ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, yung buhay ni Isaac, buhay din po natin yan. Ang plano ni Lord kay Isaac, plano din po ng Panginoon sa atin. During the first service, while Pastor Amira was speaking, the Lord was telling me, sabi nga ng anak ko, nag-i-encourage ka ma, pero ikaw, ini-encourage mo rin ang sarili mo. And you know, the Lord was telling me, Mars, sabi niya, my word is true. Remember Jeremiah 29:11. Kung ginawa ko yan kay Isaac at sa marami pang nababasa mo sa Biblia, gagawin ko sa bawat isa sa inyo. Ano po bang Jeremiah 29:11? Shall we just say that verse? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. May nagsabi sa akin, may nangumusta daw sa amin. Kumusta na daw kami? May nagsabi sa akin isang tao na may nangumusta daw sa amin sa kanya. At kumusta na sila? Ay, sabi daw, parang sarcastic na pangungumusta. Ngayon na wala na si Bishop, kumusta Lara, oy? Para daw ang iniisip niya, dahil wala na si Bishop, hirap na kami. Na para bagang nagugutom na kami. Na para bagang wala nang blessing na dumadaloy ng marami. Pero that sister is a witness of how God is blessing us abundantly. Hallelujah! Hindi si Bishop ang susi ng pagpapala. Si Lord ang susi ng ating pagpapala. Amen! Kaya kung may mawawala man sa atin, huwag tayong matakot. Kung meron man mga bagay na wala tayo, huwag tayong matakot. Amen! Dadalin man tayo sa Lord na isang lugar na para bagang, Lord, ang pangit naman ito. But if the Lord is with you, praise God, there is a room for you to flourish. Hallelujah. Amen? Finding God's favor and be blessed, that is our destination. Amen? Kaya nga ngayong umaga, ngumiti ka. Do not fret. Do not worry. Amen? Hallelujah. Just smile and say, I am blessed. You are blessed. Turo mo kung sino yung gusto mong ma-realize na blessed siya. You are blessed. Come on. Hallelujah. At this time, umawit tayo ng papuri sa Diyos. Amen ba? Because our blessing is sure. Our favor is certain. Hallelujah. Amen. The rest of our lives is the best of our lives. Hallelujah. Salamat na meron tayong Diyos. Purihin natin siya. Sambahin natin siya. Hallelujah. He makes the difference sa buhay natin. Tao, hindi yung boss mo ang dahilan, hindi magulang mo ang dahilan ng pagpapala mo, hindi yung trabaho mo. Hallelujah. Kaya nga, isa lang yung pagyayabang natin, Jesus. That Jesus who can give us, hallelujah, healing, who can give us life, was all the power. The name that is so wonderful, that is so beautiful, that is so powerful.
Lagi mong pinapaalala sa amin, Lord, na ikaw na aming Diyos, na aming sinasampalatayaan, Panginoon, totoong matapat. At may maganda talagang layunin, may maganda talagang plano na kahit kailan ay hindi mo, Panginoon, buburahin hanggang hindi ito mangyayari sa amin pong mga buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, po, Panginoon, I believe, God, that those who have open hearts this morning, as they listen to your word, sila man po, Panginoon, ay sobrang mababa, lungkot na dumalo dito ngayong umaga. You have, Lord God, lifted up their spirits, oh God, because your word is life, and you are life giver. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po. Dahil alam ko, Panginoon, pinuno mo na naman po ang puso ng bawat isa ng pag-asa. Pag-asa na may mararating. Pag-asa na mayroon po, Panginoong, magandang mangyayari. Pag-asa na hindi napapako, kundi, Panginoon, natutupad. Hallelujah. I speak Jesus to these people, God. In the name of Jesus. Gaano man kalaki ang problema, gaano man kaluwang, Panginoon, ang pangangailangan na para pag ang Panginoon talaga po, Panginoon, bakante ang sisidlan. Lord, there is a room for us to be blessed. There is a room of blessing. Favor is always available for us. Hallelujah. Your provision will continue to flow. Lord God, totoo, Panginoon, blessing is not only money.
blessing is not only material, but God, your blessing is all areas of our lives, oh God. And we thank you for having you, that kind of God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin, Panginoong, sasambahin. Patuloy ka namin paglilingkuran. Yan ang deklarasyon ko sa iglesyang ito. Kasi hindi kami takot. Dahil alam namin, ang takot ay talo, Panginoon. Ito ang aking deklarasyon, Panginoon. Mas lalo kaming maglilingkod. Hallelujah. Sapagkat, Panginoon, anumang challenges yan, ang kabalisahan, Panginoon, ay hindi po namin i-entertain sa aming mga buhay. Because we know you are real. We know you are true. We know, God, hallelujah, you are a promise-keeping God. There is no word that you have spoken, no good word that you have spoken, hallelujah, that will not happen. As heaven on earth will pass, you said, but your word will remain, meaning the promises you have declared, God, will forever, Lord God, take place sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. There is healing, there is provision, there is peace, there is joy, there is victory, God. Hallelujah. Your very presence will remain, God. Hallelujah. Victory over victory. Praise God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And this time, Lord, bless our giving. We thank you also for the victory in finances. Na kahit, Panginoon, nagkukulang, Panginoon, ang amin kami, parang kulang para sa amin. Pero hindi po namin ninanakaw ang para sa iyo. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, sa salita mo, Lord. Hindi mo po kami pababayaan. Hindi mo hayaan na magkukulang kami. Hindi mo hayaan na magbibeg kami. Na para kami mga pulubi, Panginoon, na magbibeg, God. Because God, you are a responsible Father. Bless every hand that will give their tithes, their offerings, their missions offerings, their love gift, whatever it is, oh God, bless. Bless, oh God, and bless a thousandfold. In Jesus' name, amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Palin po tayo po habang pinipipare po natin ang ating ibibigay, mga kapatid. Praise God. Thank you, Lord, for that wonderful word. Thank you for that wonderful invitation. Hallelujah. 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 Ganito ka lang ngayon. Di pa tapos si Lord. Hallelujah. Abangan mo ang susunod na kabanata. Amen. Shall we all rise this time? Let's just give our declaration. Praise God. The count of three, sabay-sabay po natin itong sasabihin. So lahat po ng ating mga kaliwang kamay sa puso po at yung kanan po sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. So at the count of three, one, two, three. Mighty Father, thank you for blessing us with favor with you. You are the Most High God, the only true and living God. You are excellent in all of your ways. The heavens are your throne and the earth is your footstool. I declare that I am calm and peaceful. I will not let fear or challenges upset me. I declare I walk in the blessings of the Almighty God.
His guidance is upon me. Therefore, I make good choices and I have clear direction. I declare, I will rise above every difficulty, knowing that God has given me the power to be victorious. I choose to live my life happy and let God fight my battles. In Jesus' name, amen. Praise God. I know breakthrough is coming. Do you believe? By faith, I see a miracle. Yes. My God your promise and it won't stop now. Hallelujah. I know breakthrough is coming. By faith I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop.